lang matapos ibunyag ng The Correspondent na may kinalaman pala ang Spratly Islands sa mga anomalyang yumayanig ngayon sa pamahalaan. Sabi niya, June, you moderate her grid. Naglabasan na ang maraming balita tungkol dito. Lahat ng tao gusto malaman ang totoo. Sa Spratlys nga ba nagmula ang lahat ng questionableng proyektong iniimbestigahan ngayon ng Senado, gaya ng North Rail, South Rail at ZTE na tad-tad daw ng patong at korupsyon? Totoo nga ba ang hinala ng ilan na kapalit ng 8 bilyong dolyar na pautang mula sa China ay ang pagpayag natin na makapasok ang China hindi lang sa mga pinagtatalunang Spratlys kundi pati teritoryong malinaw namang sa atin? Para sa isang bansa, ang pagkakaroon ng teritoryo ay pagkakaroon ng kayamanan at kapangyarihan. Ilang gera na ang pumutok, ilang buhay na ang binwis sa ngalan ng sariling lupa. Pero ngayon, bakit meron tayong kahati sa lupang inaangkin natin? Lumabag ba sa batas ang isang kasunduang pinasukan natin kasama ang China at Vietnam? Ano nga ba ang naging kapalit nito? Magandang gabi, ako si Ricky Carandang. Ito ang The Correspondents. Sa himpapawid, walang kakaiba sa mga Spratly Islands, maliban na lang sa kaaya-aya nilang ganda. Parang mga islang bakasyonan lang ang itsura ng Spratlys, isang daang isla ng puting buhangin na papagitnaan ng malinaw na asul ng South China Sea. Pero walang mga angahas mamasyal sa mga islang ito dahil ang sasalubong sayo ay ang sandatahang lakas ng anim na bansang nag-aagawan para sa pag-aari ng Spratly Islands. Isa ang Pilipinas sa mga bansang umaangkin sa Spratlys, kasama ang Vietnam, China, Malaysia, Brunei at Taiwan. Noong 1956, inangkin ng Pilipinong si Tomas Cloma ang ilang isla ng Spratlys. Pinangalanan niya itong mga Kalayaan Islands. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, napaigting ng Pilipinas ang hawak natin sa kalayaan. Siya ang nagpadala ng mga unang sundalong magpabantay doon. At noong 1978, formal niyang dineklara ang kalayaan bilang munisipyo ng Palawan. Marami pa rin naninirahan doon hanggang ngayon. Langis ang target ng mga bansang nag-aagawan sa pag-aari ng Spratlys. Posible na umabot ang 200 milyong bariles ng langis ang matatagpuan sa ilalim nito. 200 billion barrels of oil ang nandiyan sa may Spratlys area. 200 billion barrels of oil times $100 per barrel ay mga 20 trillion dollars. Mahirap bilangin yan. March 14, taong 2005, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanig puwersa ang mga bansang China, Pilipinas at Vietnam. Pumirma sila ng kasunduan para sasabay na maghanap ng langis sa Spratlys. Makikilala ang kasunduan ito bilang Joint Marine Seismic Undertaking, JMSU. Sa kopya ng JMSU na nakuha ng The Correspondents, pwede maghanap ng langis ang grupo sa loob ng Spratlys at iba pang bahagi ng South China Sea. Mahigit 100,000 kilometro kwadrado ang sakop ng area nila. Seismic study din ang tawag sa gagawin nilang pananaliksik o ang paggamit ng sound waves para matukoy ang kinalalagyan ng langis sa ilalim ng dagat. Hindi maghuhukay kaya hindi makakasira sa karagatan. Si Ed Manyalak, dating presidente ng Philippine National Oil Company, ang pumirma para sa gobyerno ng Pilipinas. I think that exploration and finding new oil reserves in the country by increasing our exploration activity will actually lead to the betterment of our economy, of our economic life, and eventually to our people, will benefit the people. Yun din ang pananaw ni dating House Speaker Jose de Venecia na umaming ideya niya ang pagkakaroon ng ganitong klaseng kooperasyon sa Spratlys. Mine is a commonsensical, practical solution. To avoid conflict. To avoid conflict at madidevelop natin to convert an area of conflict and possible war into an area of development and peace. And at the same time, and a potential oil and gas field for all of us. Kaysa nga naman daw habang buhay na pag-aawayan lang ang Spratlys, bakit hindi na lang pakinabangan ng lahat? Yes, maghahati-hati. Kung may tumamang langis, kung tumamang langis ang Vietnam, di kasosyo tayo. Kung tumamang langis ang China doon sa Spratlys, di kasosyo tayo.
Kung tumama ang lamis naman ng Pilipinas, di kasosyo rin sila. Ayon kay Attorney Harry Roque, maganda nga sana ang ideya ng proyektong ito. Ang problema ay masyadong malaki at makapangyarihan ang pinili nating kasosyo. Tingin ko human experience naman yan, na kapag ikaw merong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, eh gagawin at gagawin mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw para sa langis. Bukod pa dito, lumabas din na maraming paglabag ng kasunduan sa mismo nating saligang batas. Sinasabi ng ating saligang batas na the power to explore natural resources belongs to the state. The state, of course, can enter into partnerships, but it will have to be with Filipino corporations. Sa kaso ng JMSU, ang kapirmahan ng Pilipinas ay ang China National Oil Company para sa bansang China at ang Petrovietnam para sa Vietnam. Magiging legal sana ito kung ipinaalam ito ng Pangulo ng Bansa sa Kongreso. Pero hindi ito ginawa ni Pangulong Arroyo. Nabalitaan na lang ito ng Kongreso at Senado nang pirmado na ang kasunduan. Ang isa pang tanong ng mga tao sa JMSU, kung totoong patas ang kasunduan ito, bakit halos 80% ng sakop niya ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas? Pati yung tubig na walang kaduda-duda na pag-aari ng Pilipinas, ay pinayagan natin silang pumasok. Para bagang pinayagan na natin ng mga Chino at mga Vietnamese na magbungkal sa ating lupa para maghanap ng ginto, no? Walang pagkakaiba yan sa pagpayag natin sa kanilang pumasok at sila nang maghanap, no? Kaya talaga nakakaabala itong kontratang ito, no? Dahil bagamat sinasabi nila na this is a means by which to achieve a peaceful resolution of the dispute, ang aking problema lang dyan, eh hindi lang peaceful resolution ang gusto nila dahil pati yung teritoryo na sa atin na talaga ay ibinibigay nila sa mga dayuhan. Banat ni JDV sa mga bumabatikos dito, masyado silang mapaghinala. Kaya itong Pilipinas, kawawa tayo eh, kasi we have such small provincial minds at saka walang vision. Eh kung sasabihin nila, oh sell out ito, sovereign ito, treason ito, eh di wala namang mangyayari. Ayon sa dating speaker, isa lang naman ang kailangan nating gawin para mapakinabangan ang Spratly Islands. Isantabi muna natin ang karapatan natin sa mga islang ito para mapapasok ang ibang pwedeng tumulong sa atin. Hindi natin kailangan i-give up yung claim natin. Just shelve it temporarily. China shelve it temporarily yung kanilang Chinese claim. Yung Vietnam shelve temporarily yung kanilang Vietnamese claim. Bagay na hindi matanggap ng ilan. Who are you to cede the sovereignty of the Philippines without concurrence with the Senate? Hindi kinukwento yung katotohanan dito sa usaping ito. And there's an attempt to confuse the matter. Pero nanindigan ng mga nasa likod ng JMSU, malinis daw ang kasunduan, walang nilabag na batas. Hindi naman ito treaty. It's not a treaty. So hindi kailangan ito sa Kongreso? Hindi kailangan ito sa Kongreso. This is just a seismic agreement. This is just a scientific agreement. Sa akin, imbento na lang yung distinction na yun eh. Kasi nakalagay sa batas, exploration, utilization, and development of natural resources. So maghahanap ngayon ng ideya, ng label, para masabing hindi ito sakop noong regulasyon sa ating constitution. And the way to do it is to say, well, this is not exploration, this is actually pre-exploration. Pero wala kang makikita ng artikulo ni website na magsasabing may pagkakaiba pa ang mga ito. Ang seismic survey na ginagawa ng JMSU sa Spratlys ay ganap na bahagi ng eksplorasyon. Technically, as an oil man, as an oil explorationist, yeah, you're exploring. You know, that's part of the exploration process. At saklaw na ang eksplorasyon ng saligang batas. Nagkamali lang ba ng salitang ginamit ang mga sumulat ng JMSU o may tangka talagang panlilin lang para di maparusahan sa ilalim ng batas? Pagka kami dumadaan dyan, hindi ako kami nagkadikit doon sa area na yan. Dahil minsan, no, may binaril na dyan eh. Dyan ang isla, binaril. Ditakbuhan na kami.